kasi meron po kaming papasyalan na isang napaka-espesyal na bata upang ipakita sa inyo kung ano ang buhay. Hindi ko na alam kung ano sasabihin. Ano ba ang banda isang ano? Oh, basta, papasok na kami dito sa loob. Naglalakad kami. Masisiraan po. Masisiraan po. Ano po ay sinusuyod namin kung saan ang katira si Eugene Bituin kasi nais lang itong pasyalan. Katabi ko dito si Andrew, kasama ko si Brother Gilbert, si Halbert at si Jan Al. Ayan, ito, papasok pa rin kami, malalim na talaga. Ang daming bata. May mukhang naglalaro, may mga nanay. Albert, tanda mo pa ba? Malayo pa ba? Ayan, papasok na kami sa napakasikip na daan. Dito ba, sure kayo? Napakasikip na daan. Ayan, sana wala lang aso. Walang aso, makikiraan po kami. Makikiraan. Eto, kilala ko sila. Yung mga naondoy noong ondoy. Kami po ay... Ayan, nandito na kami sa bahay. Nakarating na kami. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Ayan, nagluluto sila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ng mga, ano, mga mahihirap. Oh, magandang umaga. Ito na pumasok. Ito na po, papasok na po kami sa bahay ni Eugene. Naku, may baby pa sila. Nasaan si Eugene? Oh, Eugene, halika dito. Yan, nandito si... Sino ang nanay? Sino yung tatay? Nasaan yung mga kapatid? Kami po. Ha? Eugene, upo ka dito, Eugene, dali. Guwapo mo pala, Eugene. Ano, Eugene? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ha? Eh, gusto mo mag-aral? Saan ka mag-aaral? Sa anong school? Sa puti. Okay. Anong nais mo paglaki? Ha? Maging matalino. Maging matalino? Ano gusto mong, pag matalino ka, ano yung gusto mong maging engineer, maging lawyer? Ano? Teacher, abogado, presidente? Anong gusto mong paglaki? Ah, napakagwapo mong bata. Sige, dali, magsalita ka. Anong gusto mo? Police? Police na lang daw ang gusto niya. Palakpakan natin naman siya. Oh. Anong ginagawa mo ngayon pagka walang pasukan? Naglilinis. Bukod sa naglilinis, ano pang ginagawa mo? Nangangalakal ka? Sigurado ka? Oh. Si anong pangalan ng mama mo? Estelita po. Estelita. Si papa mo? Edwin. Bumababa ka ba doon? Diyan, sa baba, diyan? Anong ginagawa mo diyan, sa baba? May tinitignan. Ano? May tinitignan. Sumasama ka rin ba kay papa at kay mama para mga lakal? Hindi na. Dito ka lang sa bahay. Oo. So, ngayon, napaka-espesyal kang bata. Pinuntahan ka namin dito kasi... Nais sa maliit na paraan, ikaw ay aming bibigyan ng school supplies. Kaya, pag nabigyan ka namin ng bag, ng sapatos, ng uniform, may pangako mo ba na mag-aral ka ng mabuti? Kuya, ano? Dito sila magkakapatid? Paano nyo nairaraos ang buhay? Oo, si ate, dito lang din sa bahay. Dati nangyari sa ano. Ngayon, pinaglalaban siya eh. Wala na mo. Oo. Yan, eh, dito lang nakatira sila Eugene, dito sa maliit na kwarto, dito na sila nakahiga, dito na rin sila kumakain,
Tapos yung CR nila, nandyan po sa labas. Paano po kayo napunta dito sa lugar na ito? Dati po kami sa ano eh, Tampalo. Oo. Pinaalis na kami dun sa Tinkinanalga, napunta kami dito. Dito lang medyo mura. Kinerentahan niyo pa itong kalitong kwarto na to? Opo. Ma, so yung panganay daw po nagbenta ng kalakan. So ilang taon na kayo dito? Nung unang punta niyo dito, ilan ang anak ninyo? Isa pa lang. Doon kami sa kabila po dati. Isa pa lang anak namin. Ting! Isang palo. Nalipat ulit kami dito. Dito mag-anak kayo dito? Eh, di nung naundoy, di wala nito, nawala ito. Wala po ito. Hindi pa rin inabot yung undoy eh. Asan pa kayo man naman? Pang araw-araw na pangangailangan. Tapos, idaya niyan, ila sila nag-aaral? Lima na. Oh, lima na. Oo. Eh, paano si ikaw walang work, si kuya lang nagtatrabaho? Paano nga kung walang trabaho ng isang araw si kuya? Ano po yung paraan na ginagawa niyo para makatawid po kayo sa guto? Nangihingi ng tulong sa kapatid ko. Ang iba, nangangalakan. Halimbawa, wala po kayong gawa. Halimbawa, sa pintor, wala kayong gawa. Bumababa po kayo ng ilong. Kahapon po, nagpunta po kami. Si Eugene po, ikasama niyo. No? So, ang gano'n pa kayo ng trabaho kasi. Nag-ipon po kayo ng kalakal noon. Hindi, naghanap lang kami ng tatrabawin, wala naman kami nakita. Kaya yung anak ko nakalakal na lang yan, kahapon sila. Ano ito, napakainit ito. Tapos magkano ang renta niya dito? 1,000 po. Yung bahay lang po yun. Tapos ang ilaw? 1,000 na abo. 1,000, eh magkano po ang income nyo kapag halimbawa nagpintor kayo? 400 lang yung araw mo. Kulang araw. Pa sa ano yun? Kulang pa sa pambayad sa ilaw. Kulang ipon. So, kasi parang si Eugene ang mai-sponsoran namin. Ibig sabihin, mabibigyan namin ng kompletong gamit. Kasi at least may kabawasan din sa inyo. So, kaya ginawa namin ito, itong anong na to, para hindi man ibig sabihin para ipaano namin sa madla na kayo ay sobrang ano, ibig sabihin na ano, huwag niyo mamasamain kasi kami po ay ginagawa namin ito para makita ng ano na talagang meron din talagang mga tao na kailangan talaga ng tulong. Oo. Hindi man lang sa pera, pero kailangan niyo rin spiritual, moral, social, kasi yung mga bata, dahil nga sa kabataan nila, at nakikita yung estado ng buhay, hindi na sila masyadong nakakapaglaro, ng maayos, kasi yung sikip, di ba? Tapos, hindi na sila nakakapunta ng simbahan. O, ano yung dahilan, bakit hindi nyo sila nadadala sa simbahan? Kahirapan. Hindi po hadlang yung kahirapan na magsimba. Magsimba, kasi kailangan natin po ang gabay ng Panginoon, lalo na yan. Pito pala yung anak nyo, sa 2, 3, 4, 5, 6? Wala pa yung 3. Wala pa yung 3. Ilan ba talaga? 7. Pito. Nako, mga kuya, mga ate, 7 ang anak nila. Bali, 9 sila, kasama yung nanay at tatay. O nawa, itong ginawa namin na ito, magiging inspirasyon natin, maging bukas ang ating palad, para sa kanila, na hindi lang sa pera, kung hindi sa moral, social, and spiritual. Bibigyan natin sila ng suporta kasi walang trabaho si kuya, bahala na si Lord sa kanila. Yun. Pagka umuulan, may bagyo, dito na lang sila sa loob ng bahay. Naghihintay na lang sila ng biyahe ng Panginoon. Salamat. Kung saan, nangangalakal si kuya na minsan sinasama pa niya yung kanyang mga anak. Ayan, bababa na ako doon. Mauna ka kuya. Kasi baka kung madulas ka, madudulas na rin ako. Ay, bababa po kayo? Opo, bababa. Ayan, bababa na kami, mga bata. Ayan, bababa na kami ni kuya doon. Sa baba, kung saan siya nangangalakal.
Nang minsan, siya ay sinuswerte kung may swerte. Kung minsan, minamalas. Kasi malakas ang agos. Ayan, Kuya Gilbert, kunan mo yun. Ang lakas ng agos. Wow! Ayan. Pwede ba? Dito na lang ako, Kuya. Sige, ako na lang bababa. O, bababa na lang si si Andrew. Kasi baka mapipuyo at halo na. Wow! Papunta po kami sa area kung saan si Eugene at saka yung tatay niya kung saan madalas namamalagi at kung saan sila kumukuha ng kanilang ikinabubuhay. Ayan, ayan. Sige po. Ayan. Dito po kami ngayon sa area. Ito po yung, ano pong tawag dito, Kuya? Ito yung ilog, no? Ano pong, saan po nang gagaling yung tubig nito? Kami, ano eh? Mula? Hindi ko alam. Dito kayo umaano, Kuya? Eh, alimbawang mataas ang tubig. Wala, hindi kami maka... Hindi kayo bumababa. Hindi ba kayo natatakot na baka mamaya, eh, biglang bulusok ng tubig, tapos nandyan po kayo ni Eugene, eh, bigla kayong kalusin? Natatakot nga kami. Diba? Minsan malaki yung bari ito pag gano'ng ulan. Pag malak mataas? Oo, hindi kami makababa. Wala kaming... Pag buwab... Eugene, hindi ka! Gin, halika, Gin! Ngalakal tayo. Oh, nandito po kami, kasama ko po si Kuya at saka si Eugene, mga ngalakal sila. So, naghahanap sila ng mga lata at saka mga bote, ano Kuya? Kung saan pwede nilang mapagkakitaan. Mapapansin niyo po yung ilang tambak ng basura sa area na to at saka hindi rin natin alam kung ano at di rin alintana ng pamilya nila Eugene kung ano man yung sakit na maidudulot ng tambak ng basura at ang tubig na marumi na umaagos sa sapa na to. Pero para sa pantawid na rin ng kanilang pamumuhay o gutom, kailangan po nilang gawin at makipagsapalaran. Minsan kung sa lakas ng tubig o agos ng ilog, eh talaga po nilang kailangan harapin para makalikom lamang ng kaunting pera para makatawid sa kanilang gutom, sa kanilang kahirapan. Nakikita po natin na kung saan na nangunguha at namumulot ng mga bakal, bote, lata si Eugene at saka yung kanyang tatay. Nag-aabang po sila ng mga inaanod na basura mula sa kabila pa pong ilog. Okay na po siguro. Okay na po Kuya, cut na tayo. Okay na. Cut na po dati. Uy bata, malulunod din mo. Ano ka ba? Jindi ka. Dito ka madalas? Dito ka madalas? Ha? Dito ka madalas? O kapag ka, halimbawa, may pasok si papa mo. Halimbawa, may pasok siya. Ikaw lang yung mag-isa bumababa dito. Para kahit papano makakakuha ka ng pangkain nyo nila mama mo. No? Hindi ka ba naawa kay mama mo tsaka kay papa mo? Naawa ka? O, halimbawa, makapagtapos ka ng pag-aaral. Ano yung gusto mo kapag kalaki mo? Maging pulis. Maging pulis. Bakit magiging pulis?
Ha, ba, para maging pulis. Bakit gusto mo maging pulis? Ano? Para matulungan sila. Para matulungan yung mga bad. Tapos gusto mong tulungan sila mama mo, kasi na papa mo, na maiahon sa hirap. Sa mga kapatid mo, hindi ka ba naawa? Naawa rin. O halimbawa, mabigyan ka ng parokya ng Santo Niño, ng school supply, at magkaroon ka ng bagong uniform at bagong pants o pamasok, na kompleto pamasok pang eskwela. Masaya ka ba? Masaya ka ba? O anong gusto mong sabihin sa kanila, sa mga magbibigay sa'yo? Maraming maraming salamat. Sana tulungan kanila. Tulungan kanila para makapagtapos ka ng pag-aaral. Eugene. Ibang-ibang mukha. Gwapo talaga si Eugene. Walang malaking pag-asa niya. Baka pwede to maging, gusto niya kasi maging pulis. Di ba? Yan lang sila nakatira. Meron silang papagpatak na taas, tapos meron papag sa baba. Yan. San po yung bunsong anak? Yung bunso. Yan, ilang buwan po yan? 7 buwan. Yung sumunod? Ito. Ilang taon na po siya? 5. Yung sumunod? Ayun. Eugene. Ilang taon ka na, Eugene? 8. Yung sumunod? Oh, ilang taon ka na, ate? 10. Yung sumunod? Ilang taon? 11. Yung sumunod? Magpakita ka sa camera. 19? 13. Sumunod? Panganay. Ilang taon ka na, kuya? Anong year mo na sa pasukan? Second year. Okay. Okay naman kapag pumapasok. So, yan. Yan ang pamilya nila, Mr. and Mrs. Bituin. Dito sa XS Cotabato, Bago Bantay, Quezon City. O, maraming maraming salamat sa maraming inyong paunlak sa amin. Nandito po kami ngayon sa depressed area na isa kung saan po ay nakahanap din kami, at ito ay si Marisol Querol. At ito ay papasok na sa eskwela, sa baitang ng una, sa baitang ng elementarya. At i-interviewin po namin at titignan po namin yung area kung saan sila ay nasaan at nasasaan si Marisol Querol. Kasama ko po ang social communication at ang social service and development ministry. Isa po to sa depressed area na nahanap namin dito sa vicinity ng aming parokya ng Santo Niño ng Bago Bantay. Para po sa mga panawagan na kami po ay makatoka sa mabubuting puso ng aming mga kaparokya, na tulungan po natin at suportahan na makapagtapos sa pag-aaral ang mga bata na nasasakupan ng ating parokya ng Santo Niño. Akyat po kami. Nandito po yung mother ni Marisol Querol. Hi Marisol! Si Hello, Tita Mila! Hello Marisol! Bata! Ayan po si Marisol Querol. Kami po ay papanik sa taas. Akyat. Tara Marisol, akyat tayo. Ito po yung vicinity o yung area o yung facility ng bahay ni Marisol Querol. Magandang umaga po. Ay, good morning kuya. Okay lang po yan. Okay lang yan. Ayan, kumakayod pa ang father ni Marisol Querol.
Yan. Kami sa kanilang tahanan ni Marisol. Yan, ito na. Papasok na kami. Ah, ito yung vicinity. Yan, busy si Kuya. Yan. Ito po yung tatay niya. At yung mother niya. Si, ano pangalan niya ate? Melinda. Si Melinda. At saka si... Si Kuya Sunny, ang father ni Marisol Querol. Nasa labas lahat. Pwede natin silang tawagin. Interviewin mo si Andrew. Si Marisol. Marisol! Ayan. Ito si Marisol Querol, isa sa aming special beneficiary na nakuha na ating po sanang suportahan sa darating na pasukan. At tulungan po natin. Marisol, ilan taong ka na? 8 po. 8. O, anong gusto mo kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral? Nurse po. Nurse, wow. O. Bakit nurse? Bakit nurse yung gusto mong kunin? Kasi po, pag nagkasakit kapatid ko, gagamutin ko po. Ah, galing ha. Gagamutin mo yung kapatid mo pag nagkasakit. O, gusto mo rin bang tulungan si mama tsaka si papa mo? Saan ka na lalagi pag naglalaro? Diyan po sa labas. Sa labas lang. O. Ano, anak mo to? Ito ang anak niya, bunso. Yan, ito. Ito ang tahanan ng ilang tao dito? Bali, walong pamilya. Bali, pito kayo, pito yung anak niya, no? Namatay po yung isa. Ah, yung isa namatay, so anim na lang po sila. At ito po ay bali, walo sila. Na nandito sa tahanan na to. So kuya, pagka nangangalakal ka, yung ganyan, alimbawa, magkano yung kinikita mo? Tanso, ano? Magkano po yung kinikita? Kakapirangot lang, mga wala pang 100. Wala pang 100. So yan na yung pantawid ng gutom, ano? So, alimbawa, nakabenta ka na ng 100, paano nyo pagkakasahin? Kasi kalahat ng pinuli ka, tapos gas na malit, paano ano? Kasa po yung 100? Po. Tapos lalahan po ako pag ano, pa sa bata. Para makakuha pa. Para makakuha pa. Tapos kalahating kilong bigas. Asan po yung panganay niyo anak? Wala po. Yung po yung ano, nasa Baguio, opo, na hindi makauwi. Wala kasi siyang pamasahe. Sinama siya ng pinsan. Paano siya napunta doon? Sinama ng pinsan. Okay. Hindi ngayon makauwi. Dalawa silang magpinsan, hindi na makauwi ngayon. Gagawa nila ng paraan yun. Kakauwi yun. Manalagin lang tayo. Kasi wala naman imposible sa Panginoon. Yung sumunod po sa panganay? Ito po. Anong pangalan mo? Oo, ang ganda-ganda. Ha? Marisa. Marisa. Si Marisa. Yung sumunod sa kanya? Si Buboy. Buboy, pasok ka. Ito. Oy, Buboy, ilang taong ka na? 9. 11 ka na. 11. Ano talaga, Buboy? Nakalimutan mo na. Anong grade mo na sa pasukan? Grade 4. Si sumunod sa kanya si Marisol. Marisol. Tapos sumunod kay Marisol siya. Ilang taon na siya, ate? Tatlong taon. Tapos sumunod, isang taon na. Ito, ate. Anong pinagkaabalahan mo naman pag wala si ay sinutulungan mo na si Mister? Nangangalakal, nag-iikot-ikot. Patulong po kami dalawa. Paikot-ikot kayo. Paano kung panahon ng tag-ulan, paano nyo nairaraos ang buhay? Kasi mahirap mangalaga, mahirap magbabatura pag umuulan. Tagal lang po, dali pa lang pa eh. Ayun lang po ano na. Kahit basa, kahit basang-basa ng ulan, talaga kailangan. Kahit tagal lang namin, sa mga plastic na pag-aso namin doon, kahit basa o okay lang. Mga papel lang naman ang ano eh. So yun na yung naging buhay nyo sa araw-araw. Oo. Eh halimbawa, hindi naman natin inaasahan, may nakakasakit. Paano nyo maipapagamot yung mga bata? Minsan po, nilalapit lang po namin pag isa hindi na kaya. Kanino? Kanino nyo nilalapit? Yung sa misa kayo, minsan sa may center, binibigyan na yun. Center. Kayo ba'y hindi lumalapit sa ating barangay? Pag may nakakaproblema o kaya sa mga kandidato naman na tayo ay bumoboto sa kanila. Hindi po. Hindi po. Paano halimbawa yung talagang kailangan natin ipalaboratory yung sa taon na halimbawa? Hindi naman. Kung ano na lang yung meron. So halimbawa nangalakal ka kuya itong araw na to sa buong maghapon.
magkano yung kinikita o yung pagbebentahan? Bali kanina nakaano rin kami. May gitsandaan din. Ayun, napanangalian namin. Pananghalian. May git 100 yung napagbentahan. So, kailangan talaga sa araw-araw kumikita ka ng 100, mahigit 100, para mailaos yung buong maghapon. Tapos, kinabukasan, lalakad uli para kumita ng ganong ano. So, ganun na lang. Wala ka na bang ibang paraan na maliban sa yung trabaho mo ngayon? Wala ka na bang ibang paraan na sa tingin mo ay makakakita ka pa ng malaki-laki sa dami ng mga anak mo? Wala na po. Minsan pag natawag ako rito, pag pinapa-extra ako dito may ano, pinapasok ako rito, sa dalawang daan ang isang araw. Ano po yun, karpintero, gano'n? Sa junkshop din po. Ah, junkshop. Pili po sila at natawag ko. Sideline lang, pagka minsan natatawag ka. Oh, si ate naman. Ano naman ang anong naitutulong mo kay kuya? Masama rin po sa pangalakas sa anya. O paano yung mga bata? Yung anak ko po nagbabantay. Yung babae. Ito silang dalawa, kasama namin. Yung lang po binabantay. Hindi po ba kayo nangangamba sa kalusugan ng bata? Wala na, gano'n lang po. Pag pinabayaan namin, lalo na tayo ba sa ating buhay, hindi pa tayo man lang magsimba tuwing Linggo. Kasi kailangan naman natin magsimba. Kasi hindi naman natin kailangan yung araw-araw tayo kumakayod. O, kailangan natin yun. Pero tayo ba ay nakapagsimba naman? Nakapagsimba naman. Sigurado kayo? Oo. Kahit gaano tayo ka busy, ano ba yung busy? Kahit gaano tayo kaabala, huwag na huwag tayo makakalimot sa Panginoon. Kasi marami nga dyan, kung tutuusin, masasabi natin na mas malala. Pero pag tayo ay may gawa, ang Panginoon ay may awa. So, huwag na huwag tayo makakalimot kay Lord. Kasi yan ang unang-unang kakapitan natin pag tayo ay naghihirap o may sakit. Kasi hindi alam ni Lord na, ay ito, sabi niya, kahit ganito siya, tinatawag niya ako, hindi siya nakakalimot sa akin, ibibigay niya yung mga pangangailangan. Kaya parang may a-advise ko lang, siguro magsimba naman tayo, huwag tayo dalhin natin ang buong pamilya. Hindi naman kailangan magandang damit, magayos lang, magsimba, kasi kailangan natin lumapit sa Panginoon. Pasok tayo sa simbahan, manalangin, magpasalamat, humingi kung anong nais. Wala namang malaki o maliit. Walang inaano si Lord. Humingi ka ng napakalaki, okay lang. Humingi ka ng maliit, okay pa rin. Pero kung humingi na tayo kay Lord, hihingi na lang tayo ng malaki. Yung malaki, Lord, bigyan mo naman ako ng bahay. Walang imposible, mala mo, sa kakakalakal mo, meron palang 1,000,000 doon, o diba? Walang imposible sa Panginoon. Kaya, magsimba. Yan ang unang-unang gawin natin. Kasi, maliban lang kung hindi kayo katoliko. Katoliko. Pag-katoliko, magsaligyo tayo sa Panginoon kasi wala tayong makakapitan kung hindi talaga siya. Sa kagaya nyo na ang daming anak, ito lang yung kap ng hanap buhay ninyo. Humingi tayo ng gabay sa kanya. Ito, si Marisol. Mag-grade 1 na siya. Ano? Ang ganda-gandang bata. Ano bang talent mo? Saan ka ba magaling? Ano talent mo, Marisol? Ano ka ba? Saan ka ba magaling? Kumanta, sumayaw, tula, ano? Tumayaw. Tumayaw. Bigyan mo kami ng sample. Sige. Sample. Kunti lang ganun. Sige. Sample naman. Kung talagang magaling kang sumayaw. Sige na. Sayaw. Yan. Sumayaw si Marisol. Bibigyan tayo ng isang sayaw ni Marisol. Nobody watch you. Sige na. Ya, kahit kunti gindak lang. Sige. Sabi mo magaling ka sumayaw. Sayaw. Sayaw na. Para makita dun, no? Sige na. Ito na, sayaw niyo sa ano. Sige na, sayaw na. Kasi para bababa na tayo. Sayaw na. Nahiya siya. Walang music. Hindi kasi ako marunong kumanta, kuya eh. Ikaw ang marunong kumanta. Ikaw, Albert, Andrew, ano pang tatanong mo kay Marisol? Mabait ka ba, Marisol? Mabait ka? Tinutulungan mo ba si mama mo lagi? Ha? Tinutulungan mo ba siya? Tinutulungan mo? Sagot. Ano? Tinutulungan mo ba si mama mo at si papa mo? Ha? Ano sagot?
Sumagot ka. Sumagot ko eh. Ako. Oh, very good. Oh, sige, tuloy mo na. Ito po yung pamilya ni Mr. and Mrs. Kerol. Kerol. Ito yung kanilang tahanan. Ayan si ate, yung nanay. Ayan si kuya, yung naghahanap buhay. Yung mga anak, wala pa yung iba kasi yung isa na nasa Baguio daw. Ayan, ito. Ito lang yung kanilang tinitirhan. Meron naman silang TV. Ayan, may lalagyan. Minsan lang bumukas yung TV. Oo, nagtitipid pa sila ng ilaw. Ayan. Ito po yung facility ng kanilang bahay. Kung saan natutulog ang family ni Marisol Kerol. Baliwalo po sila. Imagine po natin kung paano sila nagkakasya sa maliit na espasyo ng kanilang tahanan. Sana po ay matulungan at suportahan natin si Marisol Kerol sa darating na pasukan. Maraming salamat po. Palabas po kami kung saan ay ang kalakal na kanilang naipon titignan namin. Kaway ka, Marisol. Tama na sila ko na? Tama na ang bata. Ito po yung area at ito po yung kariton na ginagamit ni Kuya Sunny. At ito po yung kariton ni Kuya Sunny na kanilang mag-asawa kung saan lagi nilang sineseparate at inaayos at pinag-iisa kung ano yung maibibenta at mapaglilikuman nila na pambili ng bigas o anuman na maipantatawid na makakain ng kanilang pamilya. Kasama na rin po doon yung pambili ng gatas. Minsan sa isang araw ay umaabot po ng 100 o 200 lang yung kinikita ni Kuya Sunny. At alam natin na talagang sa kahirapan ng buhay ito lang yung naisip ni Kuya Sunny yung paraan para sa kanilang pamilya. Kahit kasagsagan ng malakas na ulan, nagtutulak pa rin si Kuya Sunny ng kariton at kahit basang-basa siya ng ulan, kailangan niyang itaguyod ang kanyang pamilya, ang kanyang anim na anak. At imaginin po natin kung paano sila magkakasya yung sa espasyo ng kanilang tahanan. Anong type ng paanin? Meron ka bang meron ako sapatos. Halimbawa, Marisol, bibigyan ka na ng sapatos, tapos ng palda, at saka ng uniform. Masaya ka ba? Papangako mo ba sa amin na mag-aaral ka lagi? Anong sagot? Oo. Magpapangako mo? Oo. Anong sasabihin mo sa magbibigay sa'yo ng uniform, sapatos, mga school supply? Anong sasabihin mo? Thank you po. Papasalamat ka? Okay. Sana? Sabi mo. Sana? Sabi mo. Dali. Sana? Sabi mo. Sana, sabi mo. Sana? Sana? Matulungan niyo ako. Biyahin mo ko. Sana, tulungan. Sana? Tulungan. Tulungan. Niyo po. Oh. Ako. Marami. Marami. Salamat po.